Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinaka-maingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na dyan with evidence to ano itong nabasa ko oy na hindi na daw tatakbong mayor si Pangulong Duterte sa Davao City. Sabi pa niya, count me out. I am retired. Hindi na ako babalik. Wala na akong babalikan. Ibibigay ko na sa next generation. Hindi ko na panahon. I am just waiting for kamatayan ko. Ayaw ko na. Ayaw ko na talaga. Leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Ako, tapos na ako. Ibigay ko naman yung chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. So it means nag-back out na siya. It means takot na ba siya sa mga Nograles? Kasi sino ba ang malakas na katunggali ni Pangulong Duterte sa pagka-mayor sa Davao City? Diba si Carlo Nograles? So sure na mananalo si Carlo Nograles sa pagka-mayor. Baka may usapan sila, no? Ay, ewan kabibig ko eh. Basta iyan ang bagong trending na pinag-uusapan ngayon kabibig. So para sure tayo, makinig tayo sa interview ni Pangulong Duterte and let's examine his words. Sabi ng iba, meron yatang plano itong si Pangulong Duterte. Ang tanong, ano nga ba ang plano ni Pangulong Duterte? Bakit siya nagbitaw ng ganitong statement? At sabi pa nga niya eh, dapat nang mag-resign o suko na, sumuko ka na VP Sara. Para saan? Naku po, Pangulong Duterte, pinaglaban namin kayo ha. So ito na kabibig, manood tayo. Ano ang abangan ng mga taga-Davao sa muling pagbalik ni Rodi Duterte? Pagbabalik? Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor. Pagbabalik. Ano ang abangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi. So it means, bibigyan niya kina Pulong, kina Inday, kina Baste. So anong drama? So anong strategy? Anong political strategy? Kasi nagsumiti siya na, di ba? Ng kanyang, tawag dito, yung pagka-mayor. Kung mabak out siya, sinong halili? Nako po. Una pa na. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running right now. A time to be young and a time to be old, a time to be active and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Pagkina na sila eh. Hindi pa, because you're going to be okay. Hindi na. Wala na. Ayun na. Whatever the political fortunes of my children. Kanilang... Ibig sabihin, tumakas ka man ngayon na miyo. Ayaw ko na. Wala. Paano yan? Kasi huwag mo akong pilitin. Pag naubos, naubos, napatay ko yung mga hulakot. Tayo na mga May magiging masaya dyan sa ano mo yun, sa payag mo yun. Ayaw mo na. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay parang pangalan. Kung nasa palad nila, Indayan, nila, ni Pulong, they stay there forever or just for one election and re-election. Nasa palad nila. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Sino kaya? Morales? Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. May grass lang kami dito. Talagang mahirap lang. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao?
and in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas, o yung magpupresan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land for Mindanao. 1950, ito, dito pa ako naghahunting ng balot. Ito itong likod ng cemetery lang hanggang. So, binigyan kami ng panayon. But there was governor for 3 terms. Stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marcos. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na. Ni hindi ako nakatikim ng talo, nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng mga ganda mo. So what will happen now sa yung candidate senior? Ako? Ano? Ayaw. Ayaw. Ibigay mo naman siya. Hindi. Hindi kailangan Duterte yan. Ibigay mo naman siya. Bakit kandidato ka naman ngayon? Kandidato ka naman. Hindi na pwede mapuli yan ngayon. So yun, Karibig, ayaw na ni Pangulong Duterte tumakbong mayor. So it means mag-withdraw na siya sa pagtakbo ng mayor sa Davao City. Nako, taga Davao. Oh, ano na? Sabi daw dito, baka may nagtatalon-talon dyan na sobrang happy. Diba? Nako po, paano yan, Karibig? Eh, hindi natatakbong mayor si Pangulong Duterte sa Davao. So sure na sure nang mananalo yung isa. Nako. Sabi ng iba, anong klaseng drama yan, Mayor Duterte? Ikaw yung gusto naming tatakbong mayor, ikaw yung gusto naming maging mayor. Paano yan? Sabi dito, sa Thai PRRD, nangihinayan po talaga ako na hindi kita binoto ng presidential election. Ang laki po ng respeto ko sa inyo kahit po ako taga Butuan, Luzon. Sana ito, paano na yan ang Nograles na ang mag ang tawag dito ang maghahari sa Davao. Nako, thank you Tatay Digong dahil nakita ko mismo na kaya pang magbago isang bansang lugmok sa karapan at korupsyon. The chess master si Digong lang kayang paikutin ng mga kalaban. Pagtanungin mo ang mga taga Mindanao na matatanda kung ano ang meaning ng retirement, sagutin ka na lang ng retirement sa imong mata. Sa lugar na mo, why retire sa army? Vote straight, PDB laban, line up. Ex-FPRRD sa 2025 to 2028. Huwag naman, Pangulo Duterte, taposin mo na lang po pagka-mayor ng Davao. Last naman to, kailangan ka pa ng taga Davao. Vote, ipanaw sa bayan ng party list, solid Duterte. Mabuhay po kayo, PRRD. Mahal po namin kang taga Luzon po ako, watching from Hong Kong. Kailangan ka ng Pilipino, Tata Digong. Mabuhay po kayo, Tata Digong. Paano na lang po ang Davao kung ang mga Nograles ang uupo? Wala na talaga na toong katahimikan sa Davao. Naku po, paano yan? Sana babalik si Tata Digong bilang presidente. Iboboto ko ulit siya. Malungkot kami mga OFW na ayaw nang tumakbo ni Tata Duterte. Sobrang lungkot kasi siya lang ang nakapagbago sistema at safe na bansa. Kinsa man ang kalaban ni Nograles, edi wala na. So it means na manalo na si Baste na. Hala, si Baste daw. Yang sarili, no to weak mayor of Davao. Si Inday sa Duterte mag-mayor sa Davao, so i-give up niya ang pagiging vice president. Ano sabi ni Pipi Sara, kahit mag-mayor pa siya, eh alam mo na ang takbo ng politika. So baka tatapusin na ni Pipi Sara ang termino ng pagiging vice presidente. Si Baste Japon di ay mag-mayor. Tama ang matanda na PRRD, mga media bias. Kung Duterte lang ang hahawak Pinas, kahit 30 years ang sarap siguro na maging Pilipino. Grabe siguro ang transformation ng Pilipinas na kaya mong ipagyabang sa ibang lahi. So if ever
If ever hindi na pwedeng mag-withdraw si Pangulong Duterte, tatakbo siyang mayor. So maybe after a month, mag-ano siya, tawag dito, mag-resign, tapos si Basti ang hahalili. So pwedeng mangyari yun, mga kabibig, di ba? Pwedeng ganun, na ipagpatuloy lang ng Pangulong Duterte, o sige, ipagpatuloy ko lang yung pagtakbo ko, o manalo siya, alam mo naman natin ang political strategy nila, manalo si Pangulong Duterte, tapos baka isang taon lang siyang uupong mayor, tapos magre-resign. So natural, ang halili sa kanya, yung vice mayor. So si Basti pa rin ang Duterte pa rin magiging mayor. So baka ganun ang strategy na gagamitin nila para ano ba, para still Duterte pa rin ang hahawak sa Davao. Hindi ibig hahawak sa Davao, magkocontrol sa Davao, hindi. Sa mga natalihin nilang mapayapa, mausbong, at the same time makabuluhan, at you know, Davao City is Davao City. One of the safest place in the Philippines ang Davao City. Diba? In Southeast Asia, number one yan. Diba? So, ano ang iyong comment tungkol dito, mga kabibig, na nagpapahiwatig ba ito na magriretiro na si Pangulong Duterte? Nagpapahiwatig ba ito na wala ng power ang mga Duterte? Nagpapahiwatig ba ito na it's time for Nograles to set in Davao City? Nagpapahiwatig ba ito na parang nakikita na ni Carlo Nograles na mananalo siya kung paa kalaban ni Pangulong Duterte? Nagpapahiwatig ba ito na weak na ang mga Duterte at pwede na silang drag to hell? Hihilain sila hanggang malugmok. At nagpapahiwatig ba ito na wala na, pasok na ang ICC kasi Duterte parang hinang-hina na at wala nang power na pwedeng gamitin para lumaban? So ano ang iyong comment ito po dito, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. But before that, before tayo aalis sa ating video ngayon, may ipapakita ako sa inyong ano ba? SWS survey ito. Ano yung kabibig? Nako. Kung akala ni ano ba tawag dito? Sino ba yun? Kung akala ni Trillanes na mananalo siya ng pagiging mayor, nako po. Hirap si Trillanes. Bakit, kabibig? Based sa SWS survey, diba? SWS confirms October 24 survey on voter preferences for mayor of the city of Caloocan. Ako, ito, city of Caloocan. Trillanes, ito na. Ito na ang mangyayari sa'yo. By Social Weather Station, as of November 5, 2024, ito yung voting preferences ng mga tao dun, ha? Share ko muna, kabibig, ha? Para kitang-kita natin. Hindi ibig sabihin na gawa-gawa tayo na istorya para makita talaga ng mga tao kung kaano baka powerful si Trillanes. Ganun baka same ba ang Evan lang ni Digong sa pagka-powerful. Ano ba yan, kabibig? Bilisan mo, kabibig. Hintay muna. Napaka-excited mo naman. So, eto na, kabibig, ang survey na kung saan lagapak si Trillanes. Ako, eh, Trillanes pala. Lagapak na ang kanyang score dito, mga kabibig. So, eto, ha? Tingnan natin, kabibig. Okay, tingnan natin si Trillanes, anong nangyari kay Trillanes ngayon? As in, super team ngayon, kabibig, oh. Vote preference for
Mayor of the City of Caloocan for 2025 election, City Caloocan, October 2024. Malapit Tan Along, NP, 81%. Relianes Antonio, 15% lang ang aniwala kay, ano? Kay Relianes. Tapos 109 ang nag-vote sa kanya